What's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, pag-uusapan natin ngayon is yung icon na yan. Bakit umiilaw palagi, okay? What's up? Welcome back to my channel, Automatic Work. So, nandito naman po tayo mga sir para magbigay ko ng konting tips and ideas regarding lang naman to sa tinatawag natin. So, eco. So, yung eco na yan is short po ng tinatawag natin na economy. Okay? So, economy. So, sa mga sasakyang Hyundai Accent, automatic transmission, mga sedan, kahit Toyota, Mitsubishi, lumalabas po ang eco na to. Okay? Bakit nga ba ito nagpapakita? Okay, nagpapakita po ang eco na yan pag yung engine nyo at yung transmission at yung pedal sensor at yung sensors nyo ay nasa good communication. Okay, lalabas po yan mga sir. Even kahit kayo ay nakatakbo, okay, pag apak nyo at tumakbo po kayo, pagka kayo po ay tumakbo ng 80, 90, 100 km per hour at naka-eco pa rin, tumakbo na kayo ng 100 ha, pero naka-eco pa rin kayo, ibig sabihin, nasa good communication mga sir ang inyong engine, transmission, pedal dun sa ilalim, tapos yung sensors, okay, na kasama dun sa transmission. Yun ang ibig sabihin nun. Ibig sabihin nun, istipid po kayo sa sinasabi nating ano bang ginagamit ng sakyan is yung gas, okay? Okay yung bigay ng gas, okay rin yung bigay ng electronics. Yun. Okay. Okay, nasa magandang communication ang bigay ng gas at magandang communication ang bigay ng ating electronics. Okay. So, lalabas po ang eco na yan pag good communication lahat, healthy ang communication ng inyong engine. Okay? Correct example sa mga bagong sasakyan, yung walang mga sira, lalabas po siya. Okay? Pero may mga times siya mga sir, na minsan nawawala po ito. Nawawala po ang eco na yan. Paano? Nangyayari po yan mga sir, pagka meron po kayong sirang yun, nangyayari po yan na nawawala ang eco ng inyong sasakyan pagka may sira po kayong tinatawag nating sensor. Okay? Pag sira po ang sensor ng inyong sasakyan, kunyari, output speed sensor, yung pong nagkukontrol sa takbo papunta sa TCM, sa transmission natin, pag yan ay naputol, o di kaya marumi, o di kaya yan ay lost communication, magkakaroon po kayo na pagkawala ng eco. Lalabas lang si saglit, at pag nanakbo ka na, kahit mababa pa lang ang takbo mo, 10, 20, 30, hanggang ano, hindi na po siya magpapakita. Magpapakita man siya blink-blink lang. Ibig sabihin po nun mga sir, napakalakas po ng konsumo mo sa gas pag hindi po lumalabas ang eco na yan. Okay? So, dapat tandaan nyo na lagi po naka-on yan. Sa mga walang eco mode, walang eco button, diretso po yan sa automatic transmission, sa mga automatic na walang mga button na i-eco, pipindutin para mag-eco, wala pong ganyan yung ibang automatic transmission. Dahil, kasama na po siya doon sa mga sensors na sinasabi ko na pag may problema yon, ibig sabihin, hindi po healthy ang sasakyan. May nararamdaman po siya, may ubo, may sipon, parang ganon. Ibig sabihin, hindi lalabas yung eco. Okay? So, ibig sabihin, yan ang palatandaan na may sira ang inyong sasakyan. Kagaya ng nanginginig habang tumatakbo. Okay? Misfire habang tumatakbo. Okay? Shaking habang tumatakbo. Parang yung makina mo nabubulunan. O di kaya, hirap sa hatak. Okay? Walang hatak yung sasakyan mo. Tapos, hirap sa ahon. Hindi po lumalabas yung eco sa mga ganyan. Pag hindi po templado, kumbaga hindi man siya technically pero basically hindi siya templado. Kunyari hindi templado yung takbo ng sasakyan mo, hindi po siya lalabas. Hindi ka po nakaka-economy. Hindi ka nakakatipid sa gas. Malakas po ang gas mo pag hindi lumalabas ang eco natin mga sir. Ito po ang example na ipapakita ko po sa inyo. Ito po ay video ng Hyundai Accent na kinuhanan ko ng base, lumalabas ang eco niya at namamatay ang eco niya, bakit at paano. Okay, namamatay po ang eco niya pag may problema sa sasakyan niya. Kunyari, sira po ang output speed sensor, input speed sensor, yan po ang nangyayari. Ibig sabihin,
may nararamdaman ng sasakyan, hirap po ang sasakyan, wala pong iko, malakas ka sa gas. Okay? So ito po yung video, panoorin niyo po mga sir. Pag po may channel, automatic work. So pag-uusapan natin ngayon is yung iko na yan. Bakit umiilaw palagi? Okay? Nananakbo ka. So ito si sir, walang iko mode na pinipindot. Matik siya pag tumatakbo, naka-iko siya. So nasa Hyundai Accent tayo ngayon, 2012 automatic transmission. Okay? So sasabihin ko sa inyo mga sir, bakit nga ba naka-iko yan? Okay, pagka yan ay naka-iko mode o naka-ilaw yung iko, ibig sabihin maganda yung ang relation ng engine at transmission is maganda, smooth. Ibig sabihin smooth dahil naka-economy siya. Okay, wala naman siyang pindutan dito na mag-iko ka o ano. Automatic na po siyang gumagana. So makikita po yan, ang nagbibigay po ng iko na siya ay lalabas o magdidikta na lalabas na siya is yung ating input shaft speed sensor at output shaft speed sensor ng transmission. Okay? So red example ito. Yung output speed sensor niya is reading yan. Bumabasa 600 RPM, 700 RPM, 800, depende yan sa takbo mo. Yan po yung output speed sensor yan. Pag yan ay good connection, hindi siya sira. Sensor kasi yan eh. Pag hindi po yan sira, yung output or input, lalabas po ang iko. Ibig sabihin, maganda yung relasyon nga nila nung transmission mo. Kahit manakbo ka ng napakabilis, lalabas po yan. Ibig sabihin, naka-economy ka pa rin kahit sobrang bilis na ang takbo mo. Huwag mo lang siya gamitan ng naka-sports mode ka. Pag naka-sports mode ka, automatic mawawala yan. Okay? Pero pag ikaw ay naka automatic lang, hindi ka naka-sports mode, lalabas po yan. Naka-economy ka palagi. Kahit nakabukas yung aircon mo, ilaw mo, accessories mo, okay po yan. So, ito na po siya. Yan. Pagka gusto nyo malaman kung paano siya mawala, bunutin nyo po yung iko na yan. Bunutin nyo po yung sensor. Yan, tumigil kami. Nawala po yung iko yan. Nawala po yung iko, nawala po yung reading ng output. Okay? So, yan po ay pansinin nyo. Yan, pag tumatakbo si sir, dahan-dahan kami tumatakbo, lumalabas, nagre-reading po yung output natin. So, yan po yung pansinin nyo sa sakyan nyo. Bakit may iko? Economy. Ay, makakatipid. Yan yung tipid. Ibig sabihin na nakatipid ka sa gasolina dahil sakto yung bigay ng speed mo sa ating output speed, sa input speed, tapos yung bigay ng kuryente sa injector, sakto rin ang bigay niya, tapos yung gasolina niya na ibibigay dun sa input mo, ay sa injector mo, sakto rin. Kasi nasa good, ibig sabihin parang templado yung takbo mo. Ibig sabihin templado yung lahat ng galaw ng makina mo. So, yun po yung iko natin na topic ngayon. So, tinitest drive lang namin ni sir. Kasi bumuburok-burok po to kanina tapos walang lumalabas na iko. Tapos transmission good naman, pumapasok lahat. Pero yun nga. So, nakita ko sa output speed sensor. Okay? Pero pag in-scan nyo, meron siya pag umpisa siguro pag napahinto ka na. Pero pag bubunutin mo lang, wala pong lumalabas at wala po itong check engine. Hindi nyo po makikita yon. Tigil mo muna, sir. Tabi mo muna, tapos off lahat. Ayan. Ayan, okay. Off mo muna lahat. Off aircon. Off yung ano, yan. Okay. Off. Sige, bunot susi, sir, para mag-sleep. Yan. Sige, start mo. Pakiramdaman mo yung start, sir. Start. Ayun. Okay. So, naka-iko agad siya. Dahan-dahan pa lang din tumakbo. So, electronic throttle body pala yung ganitong sasakyan. Accelerator pedal. Accelerator pedal position sensor. Yun, nagre-report din po yan sa ating electronic throttle body. Kung madumi yan o sala rin po yung pihit niyan o adjustment, so magiging sala rin po yung electronic throttle body reading natin. B
bigay ng gas, bigay ng hangin. Magiging sala po lahat yun. Eh, hindi po gagana yung economy natin nun. So, yun. Tumatakbo lang kami. Siguro mga sir, nakita nyo na yung video natin. So, yun po yung video na kinuhanan ko para yung explanation ko dito sa ating board, alam nyo na nangyayari po siya. Actual na nangyayari sa ating, sa inyong sasakyan, kasi ako wala pala akong kotse. Yun po yung nangyayari, mga sir. Yun po yung ibig sabihin ng eco mode. Hindi naman siya technically, kasi hindi naman tayo sa kasa, pero basically nangyayari dahil po sa mga troubleshoot na na-encounter ko sa mga sasakyan. Yun po, maraming salamat sa inyong lahat. Tuloy-tuloy ng suporta, subscribe, like, pag-share, comments, at babasahin natin yan. Automatic works. Maraming salamat. Mabuhay.